Ito po mga bossing ko, isa sa mga pinakamaganda na dapat ay meron po tayo mga bossing ko ng mga pampaswerte. Makakatulong po ito upang sa ganon mabilis yung ma-achieve ang inyo po mga pinapangarap sa buhay. At para siksikliglig at umapaw at maraming blessing ang dumating, lalo-lalo na sa mga susunod na buwan mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, ikaw po ay isa sa mga pinakamaraming pangarap sa buhay. Kailangan yan po, pinakamarami din po ang pagkayod. Huwag pong kakalimutan po yan. Dahil marami rin po mga tao na masisipag, sila po ay mga madidiskarte, minamalas pa rin, kaya kailangan natin ang mga pampaswerte na kagaya nito mga bossing. Ngayon po mga bossing, at marami rin po mga tao na ang daming hanash mga bossing ko sa buhay. Yung ba tipo na sila po yung napakaraming pangarap, daing ng daing mga bossing ko, pero sa totoong buhay, ang kayod nila ay kakaunti lamang. Kailangan ko marami kang pangarap, marami rin ang kayod. Kaya mas may na mga bossing ko, ako po yung naniniwala at ako'y tumatanggap ng mga empleyado ng mga malilikse. Ayoko po mga bossing ko ng mga napakababagal. At dahil yan po ay inihahalin tulad din sa pag-asenso. Kaya kung kayo po yung may mga empleyado, maghanap ka ng mga empleyado na malilikse. Yan po yung masisipag, yan po yung madiskarte, yan po ay kumbagay ang takbo rin ng inyong negosyo ay ganun din, magiging mabilis, malikse. Ngayon po mga bossing, mas mainam po na subukan nyo po itong gawin dahil ito po ay makakatulong upang sa ganun, mabilis yung makamtan ang mga pinapangarap bukod sa inyo pong sipag at syaga, pagiging madiskarte at hindi nakakalimot magdasal. Ito po isa sa mga paborito ko na mga pampaswerte. At marami nang nagpatutuod po din dito mga bossing ko na sila po ay sinuwerte dahil dito rin. Kumbaga sangkap lang po ito, sipag at syaga mga bossing ko, paulit-ulit ko po sinasabi. At kahit ang tayo po yung na-interview sa Jessica Soho mga bossing, ang aking ding huling sinabi po doon, buti't pinakita ay sipag at syaga talaga mga bossing. Kaya lang po may mga masisipag madiskarte pero minamalas pa rin, kaya para hindi tayo malasin or yung mga pagsubok na ipagdadaan na lang natin at hindi natin tatambayan mga bossing ko, subukan nyo pong gawin po ito mga bossing ko sa pamamagitan ng asin at barya. Paalala lamang, kailangan po nahugasan nyo inyong barya bago nyo po ito gawing pampaswerte mga bossing. At ito po ay makakatulong upang sa ganon ay mabilis yung ma-achieve ang inyo po mga pinapangarap. Kasi kapag hindi nyo hinugasan ang barya, kung sino-sino na po humawak po niyan, maaaring may kakibat na po yan ng mga kamalasan. At yan po ay maaaring hindi matupad kung ano may po i-wish po ninyo. Kung naniniwala ka at nais nyo po itong gawin, subukan nyo po ito, makakatulong po ito upang sa ganon ay mabilis nating ma-achieve ang ating mga pinapangarap. Ngayon po mga bossing, kung ikaw ay naniniwala at nais nyo po itong gawin, lumarga po kayo, subukan nyo po ito mga bossing. Ito po yung ating barya mga bossing ko, ay ihahalo natin dito sa asin. Kumuha kayo ng isang pouch mga bossing ko, tapos bitbitin nyo ito kahit saan kayo magtungo. Basta ang asin ay natunaw, paltan nyo lang ito ng panibagong asin. Kasi marami na rin siya nahihigop ng mga negatibong energy. Ako po mga bossing, yung una-una kong gawa ng pampaswerte, almost 3 months, araw-araw, tunaw ng tunaw ang asin ko. Pero dumating din yung punto mga bossing ko na kahit taon na lumipas, ay hindi po ng mga bossing ko natutunaw yung asin. Dati-dati ay natutunaw sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan. Ngayon po, huwag kang maiinis, positive ka lang po lagi, happy lamang, chill lamang, ipagpaubayan nyo sa mahal na Panginoon lahat ang mga kaganapan sa buhay po ninyo, tapos subukan nyo po ito. Makakatulong ito, basta ganun ay magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kaya kung ikaw naniniwala at naisip itong gawin, ay siya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.